Disclaimer. Hindi po ako eksperto sa larangan ng mga baril. Ang aking pong ibinabahagi ay base lamang sa aking personal na karanasan. Kung may mapupulot po kayong aral sa video na ito, ay pulutin nyo lang. At kung wala naman, panoorin nyo na rin. Yun, mga pistolero at pistolera. So, papakita ko na sa inyo kung paano ako maglinis ng 1911 model ko. Okay? So, ewan ko sa iba kung meron pa silang ibang paraan or kung meron pa silang may sasuggest kung paano maglinis. Mas maganda, i-comment nyo lang po down below kung ano yung mga suggestions nyo para matuto rin po tayo. Tsaka yung mga viewers natin. Kung may mas magandang way sa paglinis nung 1911. Okay? So, basic lang po ito. So, nung huling vlog po natin, pinakita ko po sa inyo kung paano baklasin yung 1911 model. Alright? So, importante rin kasi na marunong tayo nun para kung sakaling sa bahay, kailangan natin maglinis ng ating firearm, hindi na tayo mahirapang magbaklas. Isa pa, pag kailangan nating i-maintain yung ating firearm, at least, marunong tayo magbaklas kahit yung basic na pagbabaklas lang. So, ano ba yung mga gamit ko sa paglilinis? Okay? So, mainly, Redisol gun oil. Redisol gun oil with bore cleaner. Isang lumang toothbrush. Okay, cleaning rod. Ilang pirasong cotton buds. Okay. Cleaning cloth. Basahan. Tsaka isang container. Okay? So, mas maganda rin na meron tayong gun cleaning mat para doon natin ipapatong yung firearm natin. Or kahit lumang basahan din. Para hindi siya magasgasan kung saang surface man natin siya lilinisin. Okay? So, paano ba ako maglinis? So, huwag na natin patagalin. First step ko is safety check. Tinanggal ko na nga rin yung magazine yan. Check muna natin yung barrel. May laman, yung chamber. Okay, so mukhang wala siyang bala. Alright. So, yun. So, hayaan na natin siya naka-hammer. Alright, tapos safety natin. Ito tayo dito sa pin na to. Pipindutin natin siya. Ikot natin yung barrel bushing, saluhin natin yung spring, daan-daan, alalay, para hindi lumipad yung plug. Right? So, tanggal na siya. Tanggal, lagay natin sa container. Okay. Tapos, sinan natin yung safety. Yun nga, dalawa yung notch niya, yung maliit, tatapat natin dun sa tenga ng slide stop. Right? Natin siya. Nakatapat na, tulak natin siya sa likod. Ito. Ito. Tulak, pag umangat na, umangat na yan, pwede na nating hilahin. Nahila na natin, lagyan na natin doon, lalagyan. Balik natin yung slide. Tanggal na siya. Okay? So, tanggalin natin yung guide spring tsaka yung recoil spring. Recoil spring guide. Tapos, tanggalin na natin yung barrel. Yung barrel, madali na natin siyang mahihila. Oh, hindi pa pala. Kasi, natanggalin natin yung kanyang bushing. Malak yan. So, pabalik naman. Sahin natin na ganun. Tapos, tanggalin natin yung barrel. Okay. Ayan. Tanggal na siya. Okay. So, pag naglilinis ako, ang inuuna ko yung barrel. Okay. So, paano ba maglinis ng barrel? Okay. Ganito ako maglinis ng barrel. So, ang ginagamit ko is Redisol gun oil or cleaner. Hindi ko yung
aerosol siya, no, mga pistoler, pistolera. So might want to shake it first before using. Wow, English. Okay. So ispray ko siya rito. Basa na yung loob. Set aside ko lang siya dyan. Hayaan ko lang siya mag-soak. Okay. Tapos, itong barrel bushing, itong mga maliliit, kasama na yung spring, ginagamit ko lang dyan, itong ready soil gun oil. So, paano yun? Punas-punas lang. Lagyan ko itong basahan. Small amount. Tapos, punasan ko lang siya. Barrel bushing, punas lang. Nasa na ito side ulit itong side slide stop punasan din kasi ako mga pistolero at pistolera nag-uumpisa ako sa yung mga maliliit na parts. Okay. Pag napansin nyo medyo tuyo na yung basahan natin. Bigyan lang natin siya ulit ng konting edisol. Tapos, punas lang. Okay. Pagkakit natin dyan. Plug. Medyo madumi lang siya. Kasi 50 rounds lang naman yung huli natin pinutok. So kahit 50 rounds, basta every time na matatapos kayong pumutok, linisin nyo. Okay. Natin ulit. Recoil spring. Then actually hindi na ako nagbabaklas ng ano, hindi ko na pinag-iiwala ito, no, kasi wala lang, hindi ko naman nakikita na kailangan, not unless talagang sobrang dumi niya. Okay. Napunasan ko lang siya ng langis. So sa spring, huwag nating hayaan na yung spring natin is lunod na lunod sa langis. Bakit? Kasi mag-accumulate or mag-attract siya ng dust. So, hindi maganda sa spring nun. Ayan, punas-punas lang. Tapos yung slide. Okay. So sa slide, ano ba? Sa paglilinis po ng slide,
maganda, nabasa rin siya ng langis. So, ito po ginagamit ko dyan. Konting-konti lang. Tapos, toothbrush. Sisipilyoy natin yan. Kasi makikita ninyo, nandyan yung mga natirang gunpowder. So, babaklasin lang natin yun. Tapos, pag naglinis ako ng slide, nakatutok sa baba yung dulo. Kasi para yung dumi, hindi na siya pumasok dito sa firing pin natin. Ayan lang. Toothbrush lang ulit. Toothbrush. Ayan, itong slide. May extra pa yung aso ko dun sa harap. Ngayon, yung mga hard to reach na gilid-gilid, gaya niyan, ginagamit ko dyan, syempre, yung cotton buds. So, pag cotton buds, lagyan ko lang siya ng konting langis, maybe soil, patak lang. Ngayon, malaw. Okay? Tsaka mo ngayon dukutin yung mga singit-singit. Ayan. Dumi, di ba? Hindi naabot ng toothbrush mo, sigurado ako maaabot siya ng cotton buds. Yan. So, importante kasi yung mga pistolero at pistolera na maalis natin lahat ng alikabok tsaka yung mga sunog na gunpowder dun sa steel components ng ating, lalo na yung mga moving components ng baril natin. Bakit? Kasi, syempre, kung meron dyang mga bakal-bakal or mga gunpowder, di ba? Kapag gumagalaw siya, magkakaroon ng gasgas yung loob. So, pag-uumpisahan niya nung malfunction ng baril mo, magagasgas siya. Ulitin ko po, hindi po ako eksperto dito. Kung meron po kayong suggestion or meron kayong ibang paraan na alam, paki-comment down below po para pare-pareho po tayong matuto. Tapos ito namang low receiver, ganun din. Kunti lang. Pero pababa. Sprayan ko siya nito pababa para hindi na pumunta yung dumi dun sa loob. Yung ramp, inisin natin. So, umpisaan natin dun sa ramp. So, itong ramp, importante itong malinis to para hindi siya yung nagja-jam. Lahat ng bala dumiretso rin sa barrel.
Ayun, kung merong mga ano dyan, may mga gunpowder, istorbo niya yung galaw ng bala. Kadalasan, yun ang nagiging sanhi ng pagjajam. So, nakataob yung receiver ko para hindi na pumunta rin yung dumi sa baba. Okay. So, punasan na lang din natin. So, ganun ulit. Pag hindi maabot, cotton buds. Balik tayo doon sa baril. So, yung loob ng baril, pinahabad ko na siya doon sa dyan sa retisol. Yan, tumutubo siya. No? Cleaning cloth, ibabala natin dito sa cleaning rod. Pero bago yun, spray muna natin siya ulit ng retisol. Basa na siya. Ito lang. Tandaan nyo po, mas maganda na isang direction lang natin sa susundutin. Nasundot nyo na siyang ganyan, tanggalin nyo na siya rito, tapos ibalik nyo lang. Pag nakita ninyo na medyo malinis na yung cleaning cloth or di na siya malinis na in loob, saka nyo na siya tigilan. Masyadong marami. Tapos yung labas, punasan lang din. So next step, make sure na yung ating baril, loob ng baril natin ay hindi basa. Kailangan natin siyang tuyuin. So sabi nila, mas maganda raw tuyo yung loob ng baril, sabi nila, para hindi mag-attract ng kahit na anong
dumi. Alikabok. Pero sa pagpapatuyo, ganun din. Isang direction lang. Tuyo na. Basic cleaning lang naman to eh. Oh, tuyo na siya. Nasa na natin ulit. Excess. Yung ramp, maganda talaga yan, malinis. Okay. So maganda ron. Lubricated na rin siya kasi yung ginagamit natin is oil na. So yun lang. Pwede na natin siya ibalik ulit. So, ibalik. Lang. Nakalit natin itong barrel. Okay. Recoil spring guide tsaka recoil spring. Maling ganon. Ating barrel bushing. So sabi ko nga sa isang vlog, kailangan yung barrel link naka labas yung butas, kailangan makita mo yung butas na kumpleto siya, okay. Para maisaksak natin sa rito, okay. Alalay lang sa spring, nakita na natin na dumaan na yung butas nung barrel length. Tumapat na siya. Gaya niyan. Balik na natin yung slide stop. Tusok. Tapos tapat natin yung notch. Natin siya pasok, natin lock. Ayan. Nakalock na siya, balik na natin yung plug. Ito. Ito natin. Okay muna. Ano mas madali, ito nga, maganda kung naka-safe. Yung plug, saka natin ulit nalalay lock, yun na. Tapos check mo yung firearm kung magana pa siya. Kung check mo kung nagra-rattle siya, baka meron tayong hindi na ibalik. Diba? Pero tingin ko na ibalik natin lahat. Okay. Ayan. Tapos, final punas. So, yung
ipampupunas natin, maganda, yung merong oil din. Gaya ng ginamit natin kanina. Yan. Kasi yung oil, yung konting oil na yon, kahit hindi siya yung malagkit na malagkit, kahit pa paano, upoprotektahan niya pa rin yung baril mo sa kalawang. So, yun na yung ano ko eh, yun na yung proseso ko ng pag-cleaning tsaka pag-lubricate nung 1911. Okay? So, hindi kasi ko fan nung talagang ano eh, yung madaming langis. I mean, yung pag kasi yun na yun eh, kumbaga, ang ipinunas mo may langis na eh. So, lubricated na siya. Para sa akin ha. Pero, yan. Kasi pag marami kang excess oil, parang istorbo na rin siya. Isang tumutulo. Pag nasa bag mo, malagkit yung baril. Yan, naglalangis. So, basic cleaning lang naman to eh. Hindi naman to yung talagang okay. Importante lang, lubricate mo yung mga moving parts like yan. Yan ito yung release niya para less yung friction. Siyempre, ilinis natin. Hindi naman natin yung pwede iputok sa bahay. So, looking forward na naman tayo para iputok natin itong 1911 natin sa firing range. Diba? So, at least, ready na siyang i-carry. Kasi malinis siya. And, functioning lahat nung ano niya. Yung kanyang sa. Okay. So, yun, testingin natin, gumagana lahat ng